Halos buong pagkakawa na yung tinatakbakan niya. Kuya, ano nga uli yung pangalan niyo po? John Brian Nudo. John Brian, tapos saan ka nakatambay o itatambayan niyo sa ground? Dito ako natambay sa water pond jollibee. Minsan sa full milk, bayan niyo. Gusto niya ang saktan, pero wala talaga intention sa isip ko na gumante sa kanya. Dinaan ko na lang talaga sa tama, dinaan ako sa barangay, doon ko na lang talaga dinaan sa tama. Kaysa sa bayan ko yung init na ako, laking gulo pa. Ayoko na kasi yung lumaki yung gulo kung kaya naman daanin sa barangay. Wala sa isip ko na pumatol sa kanya, gumante kahit anong ginagawa niya. Sa oras na yun kasi kahit yung sa atin mga delivery rider, parang tinapaktapakan na ako eh. Sumama ng loob ko sa kanya. Kaya sabi ko, sige sir, daanin na lang natin tama. Dineliver ko pa yung isa kong order, dumiretso ako sa barangay, pinadampot ko na siya nung oras na yun. Gusto ko nga malaman kung paano nagsimula, bakit siya nagalit, ano bang nangyari? Yung sa, ano sir, sa panukli lang talaga. 1,000 yung pera niya, ang babayaran niya sa akin is 488. So, ang cash ko nun, 300. Yung pera ko naman na iba na puhunan, i-top up ko na. Napasok ko na sa GCash yung isa, yung kalahati, yung iba naman na ano ko sa TouchPay. So ang nakikita ko sa ano ko, sa bag ko, habang nag-aantay ako sa kanya, 300 na lang. Di sabi ko, yung dumating siya, sabi ko sa kanya, sir, baka may small bill ka? Wala pong panukli sa, ano, sa 1,000. Small bill lang tinanong ko sa kanya. Nagtaas na siya ng boses. Sabi niya, anong gusto mo ako pa magpabarya? Sabi ko nung inaano na ikaw magpabarya. Sabi ko, tinatanong ko lang kung may small bill ka. Yun lang ano, kasi ang panukuli ko lang talaga, kay 300, kulang sa 1,000 na ano. Doon na siya nagalit. Sa akin kasi nun, araw na yun, sa barangay pa lang, ayaw niya na makipag-ayos. Pinala na kami sa presinto, pinasasad na siya. Doon na siguro siya natauhan na humingi na sa akin ng tawad. Para sa akin, bilang delivery rider, gusto ko lang makapag-deliver ulit dun sa area. Maayos lang, bukal yung wala akong takot mag-deliver dun sa lugar. Sige, ayusin ko na lang. Para lang din, naawa rin naman din ako sa tao. Tao din naman yan. Na may pamilya, makukulong yung tao. Ayoko rin naman, kaya pinatawad, inayos ko na lang, pinatawad ko na lang. Ah, okay, so bali yung kahapon na nangyari, pagkatapos din ng mga pangyayari na yun, pinatawad mo na rin pala siya agad. Oh, ibig sabihin, wala ka ng planong mag-file ng kaso. Hindi ko na pinakasuhan talaga. Naawa lang talaga. Maraming nagalit sa akin, but hindi ko daw pinakulong sa ginawa niya sa akin. Pero warning na lang sa kanya. Sana huwag niya na lang ulitin sa iba. Yun na lang sa akin. Ang araw na yun talaga, nag-usap kami sa barangay. Pinatawad ko na kaagad siya. May isa ka ng tawad. Sige, kaya kita patawarin bilang tao. Pero sana maging aral na lang din sa kanya na hindi na nga ulitin sa ibang tao. Warning na lang sa kanya yun. Ako na lang nagbigay ng warning para sa kanya na itigil niya na yung ganung ugali. Kuya, dahil dyan, napanga mo ako dun sa pananaw mo at sa prinsipyo mo na ayaw mo na ng problema pa. Okay. So, maliwanag na yung issue kahapon, tapos na yun. Dahil lang kay kuya, pinatawad yun na yung tao. Hindi, para sa akin, hindi masama na magpatawad para wala nang gulo, di ba? Kaya naisip ko kuya ngayon na kaya nandito, totoo niyan, kung sa puso ko lang ang pagbabasihan, gusto kitang tulungan na kasuhan yun eh. Yun sana ang ano ko eh, mag-all support sana ako kung ano mang mayayari sa financial na ilalaban mo, tutulungan sana kita kaya pinatawag kita, kumbaga kaya pinapunta kita dito. Kasi gusto ko mong turuan ang leksyon ng tao, pero dahil doon sa sinabi mo na pinatawad mo na, parang naano na rin ako na tama lang din yung ginawa mo siguro na magpatawag. Kasi kahit na ano siguro yung emosyon na maramdaman natin, nauna kasi ang galit, pero wag natin kalimutan siguro yung pagiging makatao, makadiyos pa rin tayo dapat. Kaya doon kuya ay na mas napaantig mo yung puso ko dahil sa sinabi mo na yun na tapos na pala kahapon. Kasi naranasan ko rin apihin dati eh. Dahil na pinapos mo na yan, mas lalo mo ako na pa. Dahil dyan kuya, mayroong ano nag-aalo sa akin. Ito, bibigyan na lang kita ng panukli. May panukli na ako. Eh, barya na ako, panukli. Ito, 5,000 to, pabayaan mo lahat para hindi ka na bubusin. Salamat, salamat. Ito kuya.
May asawa ka na? Kuya, tayo lang nagdadama yun kasi kapag mga drapod tayo ayaw nung magpapalaman. Ito si Mike. Kung hindi tayo kay Mike, hindi ko na panood yung video. Sabi ko, lumiyak eh. Magpapalang yan eh. Kuya, tama-tama. Dito natin makarealize na yung puso kahit na ikaw na yung lapit. Mas mabuti pa rin yung sinabi mo kanina na napatawad mo sa ayaw mo nang pabahin mo. Ayaw ko na talaga pabahin yung gulong yun. Gusto ko lang, nung araw na yun, gusto ko lang talaga makapag-deliver ulit, makabalik sa biyahe, para matapos na yung gulong na yun. Tama yun kuya, magpatawad tayo. So ayun, sa mga nakakapanood po nito, yung nangyari po kahapon, yung nag-viral na drug food rider na walang panukli, tapos sinaktan siya, wala na po yun, tapos na po yun, napatawad ni kuya, ayaw niya na ng gulo. Gusto na lang ni kuya na makabiyahe uli at makatuloy-tuloy ng trabaho niya sa Grab. Okay? So, ngayon, ang gagawin na lang natin, kahit paano, pasayahin na lang natin si kuya. Ay, si Mike Butoblog pala. Yan, may binigay si Mike Butoblog na helmet. Bigyan siya. Ayan, binigyan ko siya ng helmet kasi gusto ko lagi siyang safe sa araw-araw na magbibiyahe. Regalo ko sa'yo. Sana, galing mo. Thank you. Di ba may asawa ka? O di may back credit siya? Uy! Bibigyan kita ng pagkakataon na hanapan din ang helmet. O di ba gusto mo na ano dyan? Di ba ka? Yung back ride mo? Huwag ka na para dalawa yung helmet mo. Okay, so ayun mga tabiyero, ito yung video na ito ay para tapusin. Kasi kahit si kuya pala sabi niya, gusto niya nang ipatapos yung pangyayari kahapon. Kasi nagbabiral ito sa iba-ibang mga page. Mayroon pa nagre-upload. At nagbabiral. So, gustong-gusto na sana ni Kuya itong tapusin ang issue na to. Kaya nakikiusap si Kuya na sa mga doon sa mga nagre-repost pa na wala na po, tapos na po daw yung issue na yon na Grab. Okay? So, si Kuya po, ang desisyon na po yan ay galing po mismo kay Kuya. Di ba Kuya, tatapusin niya na yung ganung issue dahil naawa rin nga rin daw siya doon sa tao. Pero, siyempre, sa atin, bilang nakapanood noon, normal sa atin na magalit, siguro gusto niyong tulungan si Kuya na magigante, pero tama lang po yung sinabi ni Kuya na dapat magpapatawad pa rin tayo. Huwag natin kalimutan na tao tayo, dapat maging makatao rin tayo sa kapwa natin. At siyempre may Diyos. Hayaan natin ang Diyos. Di ba sabi sa Biblia, Diyos ang gumagante. Okay, so lahat ng mga pangyayari sa buhay natin, pangit man o maganda, papasa Diyos na lang natin. Okay, so ayun mga katabiyero, si Kuya Brian, si Mike Motovlog, ayan. Nagsasabi at nakikiusap sa inyo si Kuya Brian. Ang gusto ko lang, tigilan na lang muna natin yung pagre-repost ng video kasi tapos na po, nagkaayos na po kami nun ni sir nung nanakit sa akin. Okay na sa akin yun na pinatawad ko na siya. Please na lang po, huwag na lang po yan yung tao. Para ano na lang din sa kanya na syempre gusto din niya lumabas. Yun na lang gusto ko, tapusin na lang yun sa video na yan, na huwag na lang po i-repost natin. Salamat na lang po sa inyo. Sana makatulong po itong video na ito para tapusin na natin yung issue at saka yung mga magre-re-upload pa, yung magbabalak pa magre-upload, tapos na po yun. Maraming salamat po at God bless.